Go. Shoutout po kay Ian Reynoso. Mag-bye ka na. Mag-bye ka. May bike pa siya. May bike naman siya. Yan. Shoutout sa akin. Wala akong ma-shoutout. Wala akong friends. Yung gata mo? Shoutout sa girlfriend ko dyan sa ano. Sa may himos lang din. Anong ba niya? Hindi. Paano po una? Wala salamat naman sa lingkong. Oh, magandang araw mga alien. So kayo, nagbabalik na naman ang alien nyo ngayong araw. Ito yung isa sa na-request sa akin, no? Nung last time, binacheck natin si Heroic Warrior 550. Ito si Heroic Warrior 580, mga alien. So, yun yung nagpapabacheck sa akin ito. Ito na yung inihintay mong backcheck, mga alien. So, tingnan natin ngayon kung sulit siya. Kung sulit ba yung specs niya doon sa presyo niya. And kung gano'n siya kabigat, mga alien. So, baka namin simula, like, comment, subscribe. Para update ka lagi sa lahat ng post ko. Let's go! Wow! Okay, mga alien. Ito na yung backcheck natin dito kay Heroic Warrior 580. So nung last time ang binajik natin is 550. Tingnan natin ngayon kung ano yung kaibahan nito. Kung mas magaan ba ito mga alien kay 550. Tingnan natin ngayon. Yung pinili kong kulay na babajik is ito yung parang dark blue. Dark blue pa tawag dito sa mga ganito. Meron itong kulay black. Mamaya papakita ko sa inyo yung available na kulay. So ito is ito glossy type. Yung isa rin is glossy. Wala akong nakitang matte nito eh. So wala tayong magagawa. Glossy lang babajik natin ngayon. Yung top top na nandito yung warrior mga alien. Warrior 580, parang same lang sila ng frame nung Warrior 550. Eh may warrior dito, parang same nga lang sila, ganito rin yung sa Warrior 550 eh. Yung downtube naman yan, nandito yung Heroic, the usual. Ayan, lahat naman ng ano, nandito yung mga brand nila eh. And syempre yung ICR nya nasa kanyang top tube na rin. Ayan, nasa kanyang top tube, ito yung kanyang RD. And mayroon din siya sa ilalim, external cable routing naman dito yung kanyang disc brake caliper sa likod. And yung isang brake niya, nakalabas lang dito. Ayan, di ba saan naka-ex, sa kaka-unbox lang nito. And yung ano niya, hindi siya ganun kakinis. Meron siyang memories of yesterday. Ayan, and yung head tube niya, sige natin. Head tube niya is parang tapered na rin itong mga ganito eh. Ayan, feeling ko tapered na rin to. Parang 44, 54 to eh. Ayan. Malamang sa malamang headset na, yung headset na to is silver na rin. Yung size ng frame nga pala niya, medium size frame. And ganito rin yung nakalagay doon kay Mountain Peak, kay Heroic Warrior 550. Yung may 10 years warranty ko na sa frame. Hindi ko alam kung totoo yan. Sa ilalim, may Warrior din dito, 27.5. Ayan, yung frame niya mga alien. Ito is 27.5 mga alien. So, tingnan natin ngayon yung FD niya. Ito yung meron pa dito 580. Ayan, Heroic Warrior 580 meron din dito. Yung mga decals na meron din dito, yung material 6061 alloy. Wala siyang FD mga alien, pero pwede nyo itong lagyan ng FD. Nasa inyo. Pero yung frame niya parang design sa ano lang yun. Ah, meron pala. Ito. May butas para sa FD. Natatago sa ilalim. And ay wala. Walang nakaready na para sa FD nyo. Usually meron dun eh. Ah, ito pala. Sa top tube pala dadaan yung FD niya. Ayan. Sa top tube dadaan yung FD niya. Dito dadaan. Ayan, nakala ko sa ilalim eh. So, wala siyang FD, pero pwede niyo lagyan ng FD. Kung gusto niyo gawin 2x. Pero ito, naka 1x ito. Tignan natin ngayon yung ano niya. Yung 1x niya, ang ginamit sa kanya is Solane. 3040 alloy, 6061 na rin yan. BCD, so 104, Solane na rin to. Alloy, Halotech, mga alien. Milagro sa pamunta sa mundo layo dyan, no? So ito is 170 standard. And wala siyang cable dito sa ilalim. Dahil yung cable niya is dumaan dito yung RFD niya. 170. Yung kanyang ano, dito naman is Ride the World. The usual na sinasabi ng mga frame ni Heroic. Dito naman yung RFD niya is SRAM X5. SRAM X5, tignan natin yung puli niya kung ano size. Okay, medium size lang siya. And actuation ratio 1:1. And actuation ratio niya is 1:1. And yung pulling, yung hardy hangar niya dito is makapal na rin, matibay-tibay ito. Yung kasi sprocket naman niya, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So naka 9 speed. Ang ginamit, pinakamalaki is 11, ay pinakamaliit is 11. Pinakamalaki, 32 teeth. 32, 28, 24. Yan yung bilang. So 11, 32 teeth, maliit lang to. Ayan, pero bakal patong pa ito. Pero kasi sprocket na rin yan. Ang ginamit sa kanya parang sugit. Sugit nga. Sugit yung ginamit sa kanya. Yung hubs naman. Okay, ali yung hubs. Pero ito, sa malamang threaded type pa to. And ali na rin naman siya. Dito tayo sa kanyang ano. Okay.
Ali na rin tong rims niya tulad ng lahat ng binabudget natin. Ang ginamit sa kanya is 32 inch. Okay, 32 inch mga alien yung kanyang 32. MTB. Walang specific, malamang sa malamang aerobic na rin to. Pero 32 holes siya dito. Yung gulong naman na ginamit, CST Jack Rabbit. Ayan, ayan ang gulong na gawa sa rabbit. Yung size ng gulong, 27.5 by 2.10. Ito yung 2.10. Pero kaya po ito na maka 2.20. Nakapass rolling yung gulong niya. Ayan, yan yung 2.10. Meron siya dito ang lagayan, ATS Anti-Toxic System o Fender. Wala siyang lagayan ng kabin sa likod o bike rack. Dito naman. Okay, 160mm rotors. And naka-bolt type siya dito. Yung dapat ng kanyang frame is a quick release. Nandito yung kanyang hydraulic. Kabila. Ganda naman yung bibi nito, yo. Ayan. Dito naman tayo. Wala siyang reinforced gusset. And tignan natin yung size ng seat post niya. Ayan, 31.6. 350mm. And that max newton meter niya is a 10. Ayan, 31.6. Malaki-laki na ito, mga alien. Yan yung 350, oh. Ayan. Medyo malaki-laki na ito, mga alien. Alin naman itong seat post na, mga alien. And that 31.6mm. And ito is a bakal. Yung pedals na is a standard. May bakal to, travel bearing pa to. Ito, ang ginamit sa kanya na saddle is a Aerowick. Aerowick ride the world. Malambot. Meron siyang labas ang utot dito. Meron siyang aircool. Air conditioner tawag ko dito eh. Yung papasok ko ng hangin dito. Para lamigin niya itlog nyo pag nagiinit na. So yan, maganda lang yung upuan niya mga alien. Dito na pwede yung upuan. Dito naman tayo sa kanyang port. Port niya is a bakal tong stanchion niya. Pero alloy yung body. Ayan. Yung crown is alloy din. Aerobic na rin yung ginamit sa kanya dito. And size 30 lang, size 30 lang to, yung stanchion niya. Alloy pero coil type to mga alien. Kaya dimidigat yung ating bakal. And ito yung manual lockout niya. One click lockout. Nandito naman yung kanyang preload. Yung adjustment ng bouncy bouncy. Dito naman 160mm rotors tulad ng iba. And the bolt type. Yung dropout niya is a quick release sa unahan. And yung hubs niya is alin na rin, same sa likod. Dito naman 60mm. And 31.8 yung clamping. 5Nm yung higpit. Silver na yung headset ito malamang. Yung ginamit naman sa kanya na is may pagka-back shift siya konti. And 720mm yan mga alien. Aerobic na rin. Alloy na rin ito mga alien. 31.8. Alloy. And gusset. Agaki. Gaki mga alien yan yung pag nag-transform o pag nag-fusion lesson. Si Goku at si Chucky. Yan yung kalabasan. Si Goku. Ayan, meron lang siya dito pahinga. Parang Palmer's to eh. No? Ayan. Goku mga alien. So yan yung kalabasan pag nag-transform si Goku at si Chucky. Yung ano naman yung shifter niya is SRAM X5. 9 speed, wala siyang shifter sa kabila. Ito wala siyang shifter dahil naka 1x9 to. And yung shifter, yung ano na ginamit sa kanya, hydraulic. Alin na rin yung brake lever. Ang ginamit, Super Link, ayan. Super Link parehas ng ginamit kay ano, kay Heroic Warrior 550. Super Link parang Super Book. So ko alam yung Super Book, sabi ko nga doon sa last time. Ko alam yung Super Book na palabas dati, na cartoons. Isang mag-asawa ka na, please lang. Super Book, napakatagal na yan. Ito yung feeling ko si Zoom din to. Eh. Binago lang yung pangalan. Ganyan din si Zoom. Yung pula-pula dito. Kamukasa ni Zoom. So feeling ko si Zoom din to. Eh. Binago lang yung pangalan. Eh. Ayan, Super Link. So ngayon mga alien, titimbangan natin siya. Tignan natin ngayon kung ano yung timbang. Ni Heroic Warrior, 580. Kung mas magaan ba siya doon. Kaya, Heroic Warrior, 550. So, exciting na ako. Let's go! In 3, 2, 1, yun! Ayan, nakita ka ito nyo, nakaangat mga alien. Kitang-kita nyo. Okay. 12.21 mga alien. So yan yung timbang nito ni Heroic Warrior 580. So comment down below kung parang sa inyo is agree ba kayo dito o approve ba sa inyo yung 12.21 kilo. Comment down below. Ito naman mga alien yung available na kulay ni Warrior 580. Ito yung glossy na binay-check natin. Ito naman yung may pagka-blue. Ayan, sa parang siyang glossy. Ito parang kakulay ni Foxter to yung blue niya. Dark blue. Ito naman is black. Black o gray, ayan. Yun ang available nila na kulay mga alien. Ito pa, yun yung mga aerobic, ayun nila.
I-require 580. So na yung timbang mga alien, i-require 580. Ang standard na bigat ng mga MTB na may mga alloy na is nasa 13. So ito is sa 12 point something. Pwede na mga alien. So magkano nga ba ito dito kay Budget Bus Cavite mga alien? I-require 580. Ang presyo niya dito is 16,000 pesos kapag cash. Kapag ginibitin niya ng card isa, 16,500 pesos mga alien. Ulitin ko, mayroon dito nga home credit. Sa home credit, nag-utang nga. May bisikleta ka naman. And meron din itong GCash, cash payment card. So nasa inyo mga alien. Yung mga kulay niya, malamang-samalamang, naipakita ko na sa inyo. Papakita ko sa inyo. So yan, comment down below ko para sa inyo mga aliens. Okay na rin yung Aero Quarry 580. Sa specs niya, na naka 1x9 speed na SRAM. Hydraulic Super Link. Last sa kanya is alloy. Para sa inyo ba, is okay na rin ba yung ganito mga alien? Comment down below. Okay mga alien, yan yung basic natin dito kay Aero Quarry 580. So comment down below kung para sa inyo okay na ba yung timbang na 12 point something. And yung presyo niya ang 16,000 pesos kapag cash. Alam ko halos parehas lang sila ng presyo eh. Si Aero Quarry 550 is naka Altus. Eh, samantalang ito is naka SRAM, naka 9 speed, pareho silang 9 speed. Yung binajik natin doon is 16,200 yun. So mas mura ito ng 200, 16,000 naman ito dito mga ilan kay Budget Bus Cavite. So comment down below kung para sa inyo, mas, ano pipiliin nyo? Aero Quarry 550? O Aero Quarry 580? So nasa inyo, mamimili lang kayo kung Altus o SRAM mga ilan, parehas lang naman sila. So comment down below, yun na naman ang kaibahan nila, feeling ko parehas lang sila. Ang kaibahan lang nila dito is yung ginamit na RV mga alien. Yun, comment down below, like, comment, subscribe para update ka lang sa lahat ng post ko. So yun, I love you all, Zobit, tell nyo, pagod na, sayang nga, woo!